Ayun. So our topic for today is mathematical language and symbol, or mathematics as language. So pag sinabing language kasi, diba dito tayo nakikipag-communicate. No? At before tayo i-relate si math as a language or as a, for example, as a English, something like that, or parang French or Japanese or Chinese, i-relate muna natin, for example, si music as a language. Kasi may napanood ako, for example, si ay yung napanood ko si Guthrie Govan. Ang sabi niya, music is a language. Bakit daw? Kasi we communicate through music sometimes, di ba? Yung mga music is, it contains something or messages na gustong iparating nung tumutugtog, di ba? And yung bakit siya naging language, para din siyang may grammar eh. Kasi ang language, di ba, may grammar. May grammar siya, yung grammar naman na yun, yun yung parang ano natin, yung scale. For example, major scale, pentatonic scale, yung modes, yung Ionian, Dorian, Phrygian, Mixolydian, and so on and so forth. Yung mga modes natin. So, yun yung parang nagiging grammar ng music. Diba? And kung isusulat mo naman yung music, diba, pwede mo naman isulat. Diba? Pwede mong isulat through musical note. Diba? And sa math, balik tayo sa math. Paano naman si math? Paano naman siya naging language? Is mathematics really a language? Just like English, French, Chinese, Japanese. So, bakit? So, kung titignan natin, ano ba ang language ng science? Diba? Sometimes, we use math. Yeah, ginagamit natin yung math. And even physics, di ba? Math din yung ginagamit na language. And kung may ibig sabihin, for example, yung nangyari na force, something like that, or yung nagbanggaan, you can translate it in mathematical equation, di ba? Kung napapanood nyo sa movie or kahit ngayong pag-basketball, yung pag-shoot ng bola, di ba? Pwede mong i-translate yon bakit siya na-shoot through a mathematical equation. No? So it means math is a language. But let us first define what is language. No? Language, a vocabulary of symbols or words. A grammar consisting of rules. No? Meron ding rules ang language, parang mathematics. Diba kung titignan nyo sa math, may mga rules tayo. Kunwari, ano ba yung mga rule natin? Constant rule, mga ganon. Yung sa calculus, may constant rule, constant multiple rule, diba? Product rule, mga ganon. And we use also symbols. Kahit nga sa English language, may symbols tayo, which is our alphabets, diba? And the range of meanings that can be communicated with these symbols. So we use language to communicate. Ganon din po sa mathematics. So yung language, pwede nating i-consider si mathematics as a language. No? Kung ang English, meron tayong noun and sentence, ano naman sa mathematics sa tingin ninyo? Kung ang English may noun at sentence sa math, ano kaya yung noun ng math? Ano yung sentence ng math? Numbers and equations, may nabasa ako. Sets and patterns, ano pa? Roman numerals, number and equation, sabi nila. Symbols, formula and solutions. I-define ko muna what is noun and what is sentence. Noun is yun yung mga ano yung kunwari name, no? It could be person, place, or a thing. For example, para siyang kunwari Sean, di ba?
Proper noun ata yung Sean, di ba? Sean, may mga different kinds of nouns. So nouns is simply parang name ng given object, name given to object of interest. Diba ganun siya? So yung noun, parang as in name lang siya. And kapag sentence, ano ba yung sentence muna? It must state a complete thought, di ba? Complete thought. So dapat may complete thought. So kompleto. Whereas yung noun, may sinasabi lang na siya yun. Siya yun, di ba? Pero pag sinabing sentence, may complete thought. Math has four letters. Yun. Example ng sentence. Or math is difficult subject. It's a sample of sentence. But how do we relate this noun and sentence doon sa mathematics? Kung ang English may noun at sentence, sa math, meron tayong expression and equation. No? Ano ba yung pinagkaiba ng expression at equation? Ito lagi kong sinasabi sa mga math major or alam na siguro ng mga math major ano yung difference ng expression at equation. Pero ask ko lang sa inyo, what is the difference between expression and equation? Sa tingin ninyo, yung expression ba, yung facial expression? Mga ganon. Expression? Pag sinabing expression at equation, anong primarily pagkakaiba niya? Wait lang. Saan ba yung pen ko? Ayusin ko lang yung pen ko ah. Open ko lang yan. So, basahin ko dito. So, may naririnig nyo na yung barena, no? So, expression is a number and equation is a combination of expressions. Okay? So, pwede? So, ayan. So, kunwari, eto, i-discuss ko na lang ang expression. Kunwari, ang expression ay parang kumbaga pwede siyang 3. Wait lang. Paano ba i-erase? Ayan. Kunwari, 3. So si 3, may ibig sabihin ba yan? Siyempre, 3. 3, 3 lang. Pero kumbaga, para siyang noun na hindi complete thought. Hindi complete thought. Hindi siya complete thought. Di ba? Kapag sinabing 3x, ano yon? Tatlo yung x mo. Di ba? Parang ganon. Kumbaga, yun lang yun. Wala siyang ibig sabihin. Di ba? Parang ganun siya. Kunwari, x squared plus 3. Ano naman yung x squared plus 3? Di ba? So, wala siyang ibig sabihin. Eh. Kumbaga, hindi siya complete thought. Pero pag naglagay ka sa equation, ang equation, kunwari, from the word equal sign, may equal sign. Pag nakita nyo yung equal sign, that means equation na siya. Kunwari, x squared plus 3 equals 6. So that means may sinasabi siya na yung x squared plus 3 ay equal daw sa 6. Diba? May gusto na siyang sabihin. No? Itong equation. Whereas dito sa expression, saan mo siya ine-equate? No? Kumbaga, pinangalanan mo lang siya para din siyang noun. Diba? Okay. So medyo maingay yung barena. So sa mathematics, kung sa English, meron tayong nouns, verb, and pronouns, and sentences. Sa mathematics, meron din tayo. Kung ang nouns, it could be numbers. No? Numbers. It could be expression with numbers. For example, 3x. O kaya x squared plus 3. So those are nouns doon sa mathematics. Pero pag sinabi mong verb,
Di ba ang verb is action word? Tama? Tama ba? Verb is action word. Action word. It means may action kang gagawin. Ano yung action word mo sa mathematics? It could be equal sign. It could be inequality symbols. No? Tandaan nyo, a verb in mathematics, it could be the equal sign. It could be the inequality symbols. Yung greater than, less than or equal to, greater than or equal to. Mga ganyan. So these are the verbs doon sa mathematics. When we say pronouns, it could be the variables, di ba? Parang ang pronouns kasi sa English, parang yung she, he, di ba? Parang ganun. So parang hindi siya noun, kasi pronoun. Pero sa mathematics, pwede siya yung variable. Kasi si X, di ba pag sinabing he, hindi mo alam kung si Sean or si Michael or si Maria or si John, di ba? Pag sinabi mong X, hindi mo alam yung value ni X. Or wala na ba siyang value si X? Hindi, pag sinabi mo kasing X or variables, for example, Y, A, B, it could be anything. No? Para siyang he or she. It could be anything or anyone. Di ba? X, pag sinabing X, it could be 3, it could be 5. It means something. May sinasabi siya. Ang ingay. Ang ingay. So, when we say sentence, could be formed by putting together these parts. So, putting together these parts, for example, meron kang 3x plus 2 equals 5. This is now a mathematical sentence. Diba? Ganun siya. Mathematics as a language features unparalleled in other language. Like presentation, for example, of y or x. For any real number or any numerical expression. In addition, the language of mathematics is packed with terms and symbols which normally used in everyday conversation. Mathematics has grammar too. Ano yung grammar niya? No? Yun yung mathematical logic that determines whether the statements are true or not true, valid or not valid. Diba? For example, 5 equals 3. Is this true? Diba? Hindi. So it means may grammar din yung mathematics. No? May tama at may mali. Diba? Therefore, we need to view mathematics as a language and must learn it in a way language is learned. Diba? Paano tayo natututo ng language? Hindi ka naman magaling kaagad. Diba? Hindi ka naman nakakapagsalita kaagad ng fluent ng English. Ganun din sa mathematics. No? Paano natin natutunan ang language, for example, ang Tagalog? It's because we do it. Diba? Ginagawa natin. Ganun din sa mathematics. Ang bobo ko kasi sa math, hindi ko naintindihan. Eh, first time mo pa lang narinig yun. Diba? Eh, pag na first time mo ba narinig yung English, marunong ka na kaagad mag-English? No. Diba? Kailangan mong nagagamit mo siya. Ganun din sa mathematics. Diba? It should be nagiging ano na natin. May technique si Sir IJ ng ano eh, isang engineer kung paano siya natututo ng math. Yung repo. So, yung repo is repetition. Tapos, I don't know the others. Pero yung O doon, often. Kapag lagi mo nang ginagawa, mas natututunan mo. Yeah? Learning by doing, by John Dewey. Sabi ni John Dewey, we learn things with kapag ginagawa natin, di ba? Okay. So a sentence must contain a complete thought. In the English language, an ordinary sentence must contain a subject and a predicate. Ganun din sa mathematics. Similarly, a mathematical sentence must state a complete thought. While an expression naman is a name given to a mathematical object of interest.
So hindi siya complete thought. So tuturuan ko naman kayo kung paano magbasa ng isang mathematical statement. So how do we read this mathematical statement? Anyone? I-type nyo nga sa chat box kung paano nyo basahin itong statement na to. So pwede siyang maraming statement. It could be 3 or more different read kung paano binabasa to. It depends on you. So tignan natin. How do you read this one? 6 plus 2 over 4 is by 2. Ano? 6 plus 2 divided by 4 is equals to 2. 6 plus 2 divided by 4 is equals to 2. Mali yung is equals, no? Wrong grammar yung is equals. Is equal. It's either is equal or equals, no? Ayan. Para may matutunan naman kayo sa akin. Pag is, bawal nang lagyan ng equals, di ba? Ano ba yon? Subject verb agreement. Okay. Ay, hindi. Hindi ata yon subject. 6 plus 2 over 4 is equal to 2. Ano ba? 6 plus 2 divided by is equal to 2. 6 plus 2 equal to. So the correct way kung paano siya basahin, for example, number 1, the sum of 6 and 2 all over 4 is 2. Yun yung isa. Parang medyo magulo kasi pag sinabing 6 plus 2 over 4 is equal to. Yung plus pala, no? Baka kasi sinasabi nyo, pangit kasi yung word na plus, no? Hindi naman sobrang pangit. Pero pag sinabi kasing plus, symbol po yung plus. Symbol lang ng addition. Symbol. Yung plus is pangalan lang nung symbol na ginagamit sa addition. Ito yung plus. Plus sign. Kunada garod, di ba? So it means sign. Sign lang si plus. Pero ano yung ginagawa mo? You add it, di ba? So mas maganda yung term na add. Or sum. Pwede rin sum of 6 and 2. Di ba? Pwede rin yung the ratio of 6 plus 2 and 4 is equal to 2. Pwede din yun. The ratio of 6 plus 2 and 4 is equals to 2. Ay, is equal to 2. Yung plus, pwede namang gamitin, pero mas maganda pag add. Pero ginamit ko. Pwede rin the ratio of the sum of 6 and 2 all over 4. Or pwede rin is added 2. Pwede din. Pero okay naman yung plus. Hindi ko sinasabing mali. Pero pangit lang siya pakinggan. Parang nagiging low-key. Low-key. Pero okay lang. Okay lang. Pero mas magandang kasing pakinggan yung added to or add or sum, mga ganun. So kung magbabasa kayo ng libro, sometimes madalang yung mabasa si plus. No? Madalang yung 2 is, pwede din, 2 is the quotient when the sum of 6 and 2 is divided by 4. Pwede din yun. 2 is the quotient. So, ano ba yung quotient? Sagot nung division, di ba? The product of division. So, pwede din, 2 is the quotient when the sum of 6 and 2 is divided by 4. Pwede din siya. Ganun po magbasa. No? Marami pang tamang sagot. Basta, i-avoid nyo yung confusion. No? Confusion. Kapag nagbabasa kayo ng mathematical sentence. Baka kasi mag-iba yung meaning. No? Baka maging meaning yan, 6 plus 2 divided by 4. Parang pwede mong ito divided by 4 muna is equal to 2. Mali yun. Diba?
parang 6 plus 2 divided by 4, to parang nagiging 2 divided by 4 muna siya bago mo ipa-plus sa 6. Tapos yun yung equals to 2, parang ganon. So, baka mag-iba yung meaning. To avoid that, una, pwede mong the ratio of 6 plus 2 and 4, parang ganon. Baka kasi ang maging meaning niyan is 6 plus 2 divided by 4. Ang maging meaning niyan is 2 divided by 4 yung ipa-plus mo sa 6. Parang ganun. Di ba? So, mag-iiba yung meaning niya. How about this one? How do we read this mathematical sentence? Wait lang, ibalik ko muna sa dati. Ilagay, paano ko ba ilalagay yung sagot? Sige, isend ko. Paano ko ba masisend yung sagot doon? Ito na lang, sabihin ninyo kung paano siya basahin. Anyone? 2 times the quantity of 12 minus 4 is 16, sabi ni Mayen. 2 multiplied to the difference of 12 and 6. Difference of 12 and 6? Parang difference of 12 and 4 yun, no? Is equal to 16. Tama yun. Tama din yung kay Mayen kanina. 2 times 12 minus 4 is equal to 16. 2 times 12 minus... Parang mali, no? Kasi parang yung pinagmumultiply mo lang doon is yung 2 at saka yung 12. Saka mo siya ima-minus 4. So, mali yun, no? Mali. May iba yung meaning nung sinasabi ni June. 2 times 12 minus... Pati yung kay, ano... Hindi ko makita yung pangalan. So, 2 times 12 minus 4 is equal to 16. Mali din yun. Kasi, kumbaga, nagiging 2 times 12 muna bago i-minus 4. Diba? 2 multiplied by the difference of 12 and 4 is equal to 16. Pwede. The difference of 12 and 4 multiplied to is equal to 16. Pwede yun. Na pwede yun. So, pwede siyang ganito. Pwede yung twice the difference of 12 and 4 is 16. Pwede yun. Yung twice nung difference, pwede mong gamitin sa minus difference, ano pa ba? Subtract. No? Subtracted from. Pero pag sinabing subtracted from, sino subtract mo galing saan? For example, 3 subtracted from 10. Ganyan siya. Ito yun. Pwede, kung babasahin mo another way is 10 subtracted to 3. Pwede din 3 subtracted from 10. Ganyan siya. Ito. Pwede rin the difference of 10 and 3. Pwede na rin yun. Para hindi na kayo malito. So another way to read this the sentence is pwede rin yung the product of 2 and 12 less 4. Pwede rin 12 less 4. No? Hindi less than ah, kasi baka maging iba yung meaning. Pwede rin yung the product of 2 and 12 less 4 is 16. Pwede yun. Ulitin ko lang. The product of 2 and 12 less 4 is 16. Pwede yun. Or yung sinabi ko nung una, twice the difference of 12 and 4 is 16. Naririnig niyo yung barena? Naririnig ba? O bakit hindi daw? Pero kanina parang may nakakarinig. So next. So pupunta tayo sa language nung sets. No. Etong sets pinag-aaralan natin noong first year high school tayo kaso hindi niyo nabutan yung first year high school.
So I believe grade 7, no, grade 7 ninyo 'to na pag-aralan. Kasi ako hindi ko na naabutan yung K-12. So grade 7, sino dito nakakaalala pa nung sets? Anyone? Naalala nyo pa ba yung sets? Hindi na siguro. Kinalimutan nyo na. Kinalimutan nyo na ba? So pag sinabing sets, mamaya na natin i-define, no? Unahin muna natin yung kung sino ba yung nag-formalize nung set. The concept of sets was formalized by George Cantor, a German mathematician. No? He lives 1845 to 1918. Okay? He defined set as a collection of definite distinguished objects called elements. So, ibig sabihin, may certain collection ka ng objects, yung tawag mo doon, parang ginugroup mo siya as sets. So, ilapag ko na. Pwedeng, for example, set of numbers, set of days in a week, pwede din set of students, set of names of students, set of your or of your ex-jowa, 'di ba? Pwede din 'yon. Set of your jowa, 'no? Madami kang jowa. Pwede naman. Set of your collection ng sapatos, 'di ba? A set of collection object. Ito yung definition ng set. Set, a collection of definite distinguished objects called elements. So meron tayong dalawang primary na pag-notate ng set or set notation. May dalawa tayong pag-set pag may dalawa tayong primarily set notation. The first is the roster method and set builder notation. It is important to note that in mathematics, there are certain conventions in the way sets are represented, written, and interpreted. The following example will illustrate this convention. So, anong muna? I-define muna natin si roster method. Pag sinabi pong roster method, ito yung nililista mo sila. Or listing method. Pwede siyang tawaging listing method where the elements are listed. Pero gumagamit tayo ng comma to ano? Commas are used between each element and pair of braces naman are used to enclose the list of elements. Example, set of vowels in alphabet. O, vowels. Ano ba yung set of vowels? Lagyan mo siya ng comma dyan. O, vowels. Ano? Ano ba yung mga vowels? Sabihin nyo nga, set of vowels in the English alphabet. Ano yung vowels natin? A, E, I, O, U. Nilista natin. So, lagyan nyo ng braces. Sana all naka-braces. A, tapos comma, yung second element. I, A, E, I, O, I. O, at saka U. No, actually, A, E, I, O, U. So, this is how you write in a roster method. No, kapag sinabing roster method, nakalista. Nakalista yung mga elements. No? Nakalista yung elements. Pag sinabi naman nating set builder, ito yung ano, hindi siya nakalista. Ano? Hindi siya nakalista, nagbibigay ka lang ng dinidescribe mo yung elements. 'Di ba? This notation is used whenever it is convenient or impossible to list all the elements of a set. It merely describes the characterizing property of its element in terms of symbols. Nakasimbol siya. Example,
Example, the set whose element are all integers. Set, sabi niya, set of all elements are all integers. Kung ililista mo lahat ng integers, kunwari, parang start ka sa negative 1 million. Actually, hindi nga 1 million yun, hanggang negative infinity. Diba? Parang ganun. Hanggang sa positive infinity, parang ganun. So, yun yung mga integers. Negative 5, negative 4, negative 3. So, sometimes it is impossible to list all the elements. Doon napapasok si set builder. No? Doon napapasok si set builder. Mas convenient gamitin si set builder. Pwede mong sabihin, kunwari, set n. No? Kunwari, set n are is a set of all values of x such that x is an integer. Pwede mong isulat na eh, yung set n, yung pangalan ng set n, so pangalan lang to, pwedeng set a, set b, pwedeng set c, pwedeng set d. No? Depende kung anong pangalan niya. Kung lahat ng element sa integers, pwede mo siyang isulat x such that x is an element of integer. So ano ba yung symbol ng integers? Di ba letter Z na ganyan? O, ganyan siya isulat. So ulitin ko lang, kapag roster method, nililista natin siya. Kapag set builder, parang gumagawa tayo ng rule. No? Sabi dito, lahat as set o n is set n is equal to ano set of all values of x such that x is element of integer. Pag sinabing element pala, pag sinabing element, yun yung mga objects doon sa set. For example, element a, element b. So yung a e I O U is element of set nung vowels in the alphabet. Diba? Ganun siya. Next. So, try natin itong mga example natin using roster method. So, try natin sagutan using roster method. The set of natural numbers less than 5. Oh, natural numbers. Pag sinabing natural numbers, ano to? Start tayo sa 1, no? Pag sinabing natural numbers, start ka sa para siyang counting numbers, no? Natural 1 2 3 4 5 6. Pero ang sabi dito, less than 5, no? Less than 5. So the correct answer is nakita ko na sa chat box 1 2 3 4. Ayan. So this is how you write this set in roster method. No? Ganyan siya. Eh bakit sir si 0 hindi na ba kasali? Hindi po kasali si 0 sa natural numbers. Doon siya sa whole numbers si 0. At saka sa integers kasali din siya. Kasali din sa rational numbers si 0. Ayan. But not in natural numbers. Sa natural numbers wala po siyang fraction. Eh bakit sir walang 0.5? Ganyan. Hindi po kasali si 0.5 or yung mga decimals doon sa natural numbers. When we say natural numbers, it is our counting numbers. How do you count? Nagka-count ka ba? 0.1, 0.2 kung kanang garon, nagbilbilang. So you start with 1, 2, 3 and so on and so forth. No? The solution set of x plus 5 is equal to negative 1. So how do we write this set sa roster method? How do we write it sa set? May sumagot pero nakikita ko mali yung sagot. So, antayin ko yung makapagsabi ng tama. The solution set. Pag sinabi mong solution set, ibig sabihin, it's either maraming solution. Sometimes, hindi lang naman kasi isa yung solution. Pag sinabi mong solution doon sa isang equation, it means kapag
in-input mo yung value ng x doon, it satisfies the equation. So what value will satisfy yung value ni x na isasubstitute mo sa value ni x so that yung equation na presented dito will be true. No? So the correct answer ng solution set, may isa lang tayong solution, which is negative 6. So it means ang Rooster method tayo, guys. So the proper way to write the solution set is x equal solution set kasi siya, no? So it means x equals to negative 6. Ayan. Or pwede namang negative 6 lang. Ayan. Nasabi naman na the solution set. Ayan. Nakaset pa rin siya. How do we write set? Sabi ko nga, maglagay kayo ng braces. No? At inside doon, yung mga elements which is separated by commas. No? The set of negative integer, no? Negative daw, integers greater than negative 4. Ano yung sagot? Parang may nakita akong mali. So the correct answer is, para hindi tayo matagalan, is anong mas greater, si negative 5 or si negative 3? O anong mas mataas na value? Negative 3, negative 5? Siyempre si negative 3. Mas mataas po si negative 3 kesa kay negative 5. No? Kasi isipin mo yung negative para siyang utang. Diba? Mas maganda kung mas maliit yung utang mo. So negative 3, negative 2, and negative 1. So yun yung correct answer. Si 0, hindi naman siya categorized as negative integers. Diba? Punta naman tayo sa set builder method. Ito try natin. Set M, sinabi na dito set M, is the set of integers greater than negative 5 but less than 4. So parang ganito lang siya. M is equal to x such that x is an element of integers. Ayan, isulat nyo yun. Integers. Ganito po yung symbol ng integers. However, you can write naman yung word na integer. Kaso sa akin, hindi ko nilalagay yung word na integer. Symbol will do. No? Symbol kasi ng Z, yung Z na ganito yung font. No? Parang naka-bold yung font. Bold na lang natin. Ayan. Ayan. So, yan. So, Z represent yung integers. Tandaan nyo yan. Yung symbol ni Z is, ay, yung symbol ng integers is Z. Yung rational is Q. Yung natural number is N. Yung whole number is W. Ganun yung mga symbol niya. Okay? So, hindi pa dito nagtatapos. Sabi mo lang, si x ay element ng isang integer. Pero ano yung condition? Negative 5, ay greater than negative 5, greater than negative 5, but less than 4. Mas mataas sa negative 5, pero mas mababa sa 4. Ayan, tama ba? Greater than negative 5 but less than 4. Tapos closed bracket. So this is how you write in set builder method. No? X such that x is element of integer wherein x is between negative 4 to 3. No? Or pwede namang negative 5 is greater than negative 5 but less than
x is greater than negative 5 and less than 4. Ganyan siya isulat. Mahirap lang basahin, no? Kaso hindi naman tayo magbabasa. Hindi naman oral reading. Pero at least may idea kayo kung paano siya basahin. Set P is the set of real numbers. So real numbers, ano ba yung symbol ng real numbers? R ata. R. Kung di ako nagkakamali, R. So P is equal to the set of real numbers. So ilagay mo na yun. X such that X is element of real number. So ay ganyan yung R natin. Actually, yung Z nga natin dapat dito is ganyan. Mo. Okay. So real numbers, greater than or equal to 0. Greater than or equal to 0. Paano yon? Mas mataas daw kay greater than or equal to 0. Greater than or equal to 0. Saan si x? Greater than daw siya? O, di pwedeng ganito. O, pwede namang ganito. Isulat ko lang. Pwede namang ganito. Still parehas lang yung ibig sabihin yan. Greater than or equal to 0. Okay, so set N is the set of even numbers greater than or equal to 4 but less than or equal to 20. Ngayon, wala ang problema dito, wala naman tayong symbol for even numbers. No, gagawa tayo ng paraan para para masagot, masatisfy natin itong sinasabi dito sa set. So wala tayong symbol for even numbers. So ang gagawin natin is ganito na lang. 2x. No? 2x. Isasabihin natin na si 2x ay such that x is natural numbers. Kasi pag sinabi mo natural numbers, di 1. So ibig sabihin, 1 times 2 is 2. Tapos 2, pag 2 yung x, magiging 4. So pag 3 si x, magiging 6. So 2, 4, 6, magiging 2, 4, 6 na siya. So pwede mo siyang isulat as 2x such that x is element of natural number. Pero since ito ay naka times 2, sabi dito, greater than or equal to 4. Oh, greater than or equal to 4. So ibig sabihin, pwede mong, bakit 2 yung ginamit ko? Kasi pag 2 ang value ni x, magiging 4 na siya. Diba? Greater than or equal to 2, to 4, but less than or equal to 20. So ang lalagay ko dito is 10. So bakit ganyan yung nilagay ko? Kasi kapag etong 2, naka times 2 kasi siya, kasi natural number, wala tayong condition na si x ay even numbers. No? Wala tayong condition na ganun sa mathematics. So we can use na natural number siya times 2. So pag yung natural number times 2 is 2, 4, 6, 8, 10. Ganun siya. So bakit naging 2 to? Ulitin ko lang. Kasi nga 4 yung given, naka times 2 to. So ibig sabihin pwede mo siyang 2. Kapag si 2 ay x, di magiging 4 siya, di ba? Kapag si 2 ay x, palitan natin. Kapag si 2 ay x, magiging 4 na siya, di ba? So which will represent yung nandito. Ito yung values ni x naka times 2. Ayun siya. So this is how you write
yung set in set builder notation. So there are different types of set naman. Number one, universal set. Pag sinabing universal set, lahat-lahat na yon, no? Kumbaga yung entire population. It is the totality of all points or elements under the study. So for example, a set of real numbers. So lahat ng real numbers, siya yung universal set. So for example, a set of set of integers. So kung ang study mo is about integers, the set of all integers is our universal set. Number two, terminologies. Pag sinabing finite or finite, finite na lang. Finite set, ano naman? Siya yung nabibilang, no? Countable. Is a set whose elements are countable. For example, pwede namang palitan naman natin. Red, yellow, orange, blue. So this is finite set. Kasi nabibilang mo. Ilan to? Apat lang yan. Yeah? Or may katapusan, no? Yun, nasabi ni Peralta. I don't know the whole name. Pero nasabi ni Peralta may katapusan. Ayun, may katapusan. Parang yung relasyon ninyo, di ba? May katapusan. Okay. Set B is the set of integers greater than 0 but less than 5. O, parang ganyan. Pwede din. Set B is the set of integers. Ano natin? Which is greater than 0 but less than 5. Yeah. Finite siya kasi although naka-set builder, it doesn't mean naman na kapag naka-set builder notation ay infinite set na. Baka maging conception ninyo or misconception ninyo na kapag naka-set builder ay infinite na siya. So finite pa rin siya or finite pa rin siya it because countable naman yung elements nito. Diba? Okay? When we say infinite set naman, it's a set where the number of element is parang yung Raisa Mang Inasal, unlimited. Or in other words, not countable. Kung yung isa, countable, eto, not countable. For example, edi, ang the best dito kapag infinite set is set builder. No, pwede tayong gumamit pa rin ng roster or listing kapag infinite siya. However, gagamit tayo ng yung ellipse, yung tatlong tuldok. Ellipses or ellipsis. Hindi epilepsy ha. Kung epilepsy maisip nyo. So 1, 2, 3, ganyan. Tapos pwede din siyang ganyan. Negative 6, negative 4, negative 2. So 0, 2, 4, 6. Tapos ellipse. Tatlo. Tatlong tuldok pwede na yon. May mga nakikita kasi ako iba nakasanayan nila apat na tuldok dinadamihan yung tuldok limang tuldok or dalawang tuldok lang mas much better yung standard which is tatlong tuldok yung ellipse no tatlong tuldok baka kasi may maglagay apat na tuldok okay naman nagigets naman natin pero parang yung pag ellipse kasi tatlong tuldok na yon di ba nag-automatic nga siya kahit sa word, tatlong tuldok, space mo magiging ellipse siya. Diba? For example, set F is set of positive numbers, positive integers. No?
Pwede rin yung set F is positive integers. Ganito yung symbol ng positive integers. Ayan. Positive integers. Next. Meron naman tayong tinatawag na unit set. Ano naman yung unit set? Kung meron tayong finite, infinite, or finite, tapos ano pa ba yung universal set, meron din tayong tinatawag na unit set. Pag sinabing unit set, ito ay anong ibig sabihin? Single element or singleton. Parang single, walang kasama. Diba? Pag sinabing single, walang kasama. For example, set of pogi. Nalagay mo lang dyan. Shown. Kung wala ng ibang pogi, edi siya lang. That is unit set. Ganon. So that is example of unit set. Iisa yung element. Next. Pag sinabi naman po nating empty set or null set, well, from the word empty, walang laman. Walang laman. Di bracket lang siya. Walang laman. Parang yung wallet natin. Walang laman. May sakto yung sinabi ni ano. Sakto yung kakasabi ko lang, may nag-type na pala. Walang laman or pwede din siyang i-denote as this symbol. No, pwede itong gamitin symbol for null set or pwede din naman yung bracket na walang laman. That means null. Wala. No? A set of mga babaeng niloko ni Sir Sean. Diba? For example, o di ganyan, kunwari, o di null set. Diba? For example, set H is the set of months that starts with the letter Z. A month that start with letter Z. Di wala namang months na set H is the month of a month that start with letter Z. Di wala. Okay, next. Pag sinabi naman po nating cardinality, bilangin nyo lang yung element. So sometimes, kunwari si set A is kunwari set of set A, sabi na natin sige, red na lang. Red, blue, green. When we say cardinalities, pag nakakita kayo ng N, tapos naka-quantity yung set A, yung set, yung pangalan ng set, 'di ba? Ito kasi yung pangalan ng set, set A, naka-capital letter. So, pag sinabing pag nakakita kayo ng N of A, parang ganoon, N of A, ang ibig sabihin niyan, ilan ba yung elements nung set? O ilan yung element nung set A? Oh, very good. That is 3. No? 3. Ganyan lang, N of A. Paano naman kapag ganito? Set T is equal to 3, 3, 4, 7, 8. Ito nga, sagutin ninyo. What is the cardinality of set T? 4? 4? May sumagot ng 5. 5? 8? The correct answer is 4 or 3. Yan na lang pagpilian natin. 4 or 3. The correct answer is 4 or 5. Sumagot tuloy ng 3. 4. No? So, hindi na natin, i-disregard natin. Parehas lang kasi si 3, tsaka si 3. Diba? So, isa lang siya. Diba?
So that is 4. Kapag naulit, is kung isa lang naman siya. For example, pero pag naulit, kunwari, John Paul, nare, or Johnny Sins, or John Peter, ganun. Kunwari, John Peter. Ito, John Cena. Okay. So, John Paul at John Peter, kunwari yan, dalawa to yung cardinalities niyan. Kasi, ne, kunwari set S. So, si set S, yung cardinality ni set S is 2. Alright. Ayan. So, 2, it's, although na ulit si John, magkaibang John naman yun. Ha? Next, pag sinabing equivalent sets, ano naman yung equivalent sets? So equivalent sets are sets have the same number of elements. In other words, they have the same cardinality. Pag sinabi, tandaan nyo, equivalent set, it doesn't mean na equal yung set nila or parehas na parehas yung set nila. It means equal lang yung cardinality or number of elements nila sa isang set. For example, set A is equal to 1, 2, 3, 4, 5. And set B is A, B, C, D, E. Nari ganyan. Okay. So pag sinabing set, equivalent sets, to denote na equivalent set sila, we use this symbol, curly dash. Tama ba yung tawag ko dito? Curly dash. Ayan. A is equivalent to set B. Set A is equivalent to set B. Ito. Ganyan siya i-denote. Hindi siya minus, ha? Naka-curly, no? Kulot, no? Kulot yung dash. No? So it means yung cardinality ni A is equal sa cardinality ni B. So that is equivalent set. Pero kung dinagdagan ko si B ng F, element F, it means they are not equivalent sets because they do not have the same cardinality. Okay, next. When we say equal set, magkaiba ito sa equivalent set. Pag sinabi mong equal set, iba sa equivalent set. Pag sinabi mong equal set naman, dapat parehas na parehas yung elements. For example, set V is A, E, I, O, U. Tapos, set W is equal to E, O, U, A, I. So, this set V and set W is equal sets because they have exactly the same elements. No? So pag sinabi mo ng equal yung set V at set W, that means equal na din yung cardinality nila. Kasi nga, same sila ng elements. No? Ayun. Next. Pag sinabi naman po nating subset at proper subset. Pag unahin muna natin si proper subset. Pag sinabing proper subset, ganito yung symbol niya. Si subsets, ganito. Si proper subset. Ibig sabihin naman po, kapag proper subset, by proper subset, in given two sets A and V, sabi dito, every elements of set A is also elements of set B. But not all elements of set B are in set A. Anong ibig sabihin nun? So, pwede nating i-denote, for example,
Set A at set B, set A is, ano ba gusto niya? A, B, C, ganyan na lang. Lagyan ko ng, yan. Set B is A, B, C, D. So, sabi sa definition, sabi sa definition, every element of set A is also in set of B. Pero, not all elements of set B are in set A. Ganun siya. So, pwede nating sabihin na A is a proper subset of B. It, because lahat ng A meron kay B. Pero si B, lahat ng B, hindi lahat ng kay B meron kay A. That is a proper subset. Pero pag sinabing subset, pag sinabi mo namang subset, lahat ng A meron kay B. No? Ganun din. Lahat ng A meron kay B, pero pwedeng may wala kay B. Pwede lang. Pwedeng may wala kay B. Pwedeng meron kay B na wala kay A. Pwede lang. No? Pero ang condition dito sa proper, pag sinabing proper, mas maraming element si B. Kumbaga parang, ang iniisip ko kasi dito, every time na tinuturo ko to, parang sinasabi mo na A is less than B. Parang ganyan. Ito, sinasabi mo na A is less than or equal to B. Parang ganyan yung sinasabi niyan eh. Ibig sabihin, pwedeng maging parehas sila or pwedeng mas marami kay B. Ganun yung ibig sabihin niyan. Erasin natin yung sign na yan. Pero parang ganun yung ibig sabihin na. So, pag sinabi namang ayun, na-discuss ko na yan. Pero kapag hindi siya proper subset, ganito po yung symbol niya. Kapag hindi siya proper subset. Ibig sabihin nito, a set is not a subset of another set. Meaning, not all elements of the first set, kunwari si A, kunwari, is not subset of B. Hindi lahat ng elements ng A are also elements ng nasa set B. Ganun siya. Ayun, there must be at least one element on the right side of the proper subset. O, pag sinabing proper subset, tama yung sinabi ni Charilu. So, mas, kung mas magigets nyo yung sinabi ni Marilu, that will do. Meron daw at least one element na meron kay B na wala kay A. Ibig sabihin lang nito, yung kapag sinabi mong proper subset, mas madaming laman yung kay B at lahat ng laman lahat ng kay A meron nung kay B. Pero pag sinabi mong subset, it's either lahat pag ang meaning kasi ng subset lang, lahat ng kay A meron kay B, yun na yun. No, it's either parehas sila or mas madami kay B. Ganun siya. So, puntahan naman natin yung operations ng set. Let's start with union. Pag sinabing union, edi, hindi yun. Edi union. Pag sinabing union of two sets, for example, X and Y, so gamitin natin yung Osibuis daw. So, two sets X and Y is the set of composed of elements na meron kay set X at may meron kay Y or both sets. And is denoted by X union Y. Ay, ganyan siya basahin. X union Y, yung U parang U union, which read as X union Y. Example, number one, try natin. Try ninyo nga. Meron tayong set A and set B and set C. Find A union B.
A yun yun B, pagsamahin mo lang lahat ng elements ni A at B. Pagsamahin lang natin. Ne. A union B is equal to 0, 1, 2. Doble yung 3. O, isang 3 lang isulat mo. 4, 5, at 9. Ay, may 6 pa pala, sorry. So, eto yung union. Ang bilis nyo mag-type ah. So that is union of A union B. Kunin mo lang lahat ng elements no A at B. Mas maganda i-arrange mo para hindi naman mahirapan yung mag-check. No, although it doesn't matter yung position, pero mas maganda kung naka-arrange para organize tayo. Hindi yung gulo-gulo. No? Pero pwedeng unahin mo si 3. Hindi naman nagmamatter yung arrangement. How about B union C? So B union C, B union C, 0. C, dito tayo tumingin sa C. 2, 3, 4, meron tayong 6, 8, tsaka 9. So B union C is 0, 2, 3, 4, 6, 8, 9. Tama ba? Ayun. So, nagigets nung iba. So, how about A union B union C? Kunin nyo lang. Zero pa pala. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, wala tayong 7, 8, 9. So this is A union B union C. Lahat ng elements. How about intersection? Yan ba yung ano? Yung magaling mag-chew? Intersection. So intersection. So the intersection of two sets X pagkakapera. Pareho. Yan pagkakapareho. Okay, of two set X and Y is the set composed of elements that are. Sabi dito, ang ginamit kanina or, pero ang ginamit na term ngayon is and. Set X and set Y. Ibig sabihin, meron kay A at meron kay B. Magkaiba kasi yung sinabi mong meron kay A o kaya meron kay B. Magkaiba yon kapag sinabi mong meron kay A at meron kay B. Magkaiba yon ha. Yung parang or at saka and. Pag sinabi mo kasing or, it's either meron kay A or meron lang kay B. Pero ang condition ngayon, dapat meron kay A at the same time, meron kay B. Or yung ginamit nating set dito is X and Y. Dapat meron kay X, meron kay Y. Or yung common element sabi nga doon sa chat box. Okay? So try natin si A intersection B. So ano yung meron kay A at meron kay B? At the same time, meron kay B. Ano? 3. Very good. So yun na yun. Bilisan natin. Gets nyo na yan. How about B intersection C? Ano yung meron kay B at the same time, meron kay C? 6. Okay, how about A intersection B intersection B, C? Meron ba common sa kanila 3 and 6? Let's say 3 and 6. Meron siya si A at B, meron siyang 3, pero si C wala siyang 3. So that means hindi kasali si 3. Si 6 naman, meron kay B at C, pero wala kay A. Pag sinabi po kasing intersection, dapat meron sa kanilang tatlo or common. So that means null set siya. Or pwede nyo siyang isulat as ganito. Okay, next. How about difference?
Pag sinabi namang difference, the difference of two sets x and y is the set of all elements in set x, but its common elements with set of y is taken out and is denoted by x minus y, or x, which is read as x minus y. So yun. So parang, kunwari, si set A at set B, parang lahat nung makikita mo kay B, tatanggalin mo kay A. Parang ganun yun. Next. So, ano yung sagot dyan? So, parang tatanggalin daw natin yung mga elements ni B kung may makita ka kay A. So, ano yung sagot? Kasama daw ba to sa midterm? Yes, of course. Okay. So, the correct answer is tatanggalin mo lang. Oh, three. Yung, ano ba yung common sa kanila? Tanggalin mo na lang yung common sa kanila. So, that is 1, 2, 4, 5. Ganun lang siya. Tanggalin mo lang. How about B minus C? So B minus C, kumbaga hanapin mo lang yung 2 kay B. Wala naman siya, so hindi mo tatanggalin. So 4, wala naman kay ano. So 6, so tanggalin mo si 6. Diba? Ano, si 8, wala naman sa kanya, kaya wag mong tatanggalin. So that is 0, 3, 9. How about C minus A? C minus A naman, si A yung ibabawas natin kay C. So kung titignan mo si C, bawasan mo ng kung anong meron si A. Di ba ang common nila is 2, bawasan mo si C. At ano pa ba? 4, no? So, the answer is 6 and 8. Ayan. Next. Pag sinabi namang complement is a set X relative to a universal set U. Gagamit na tayo ng universal set. Is the set of elements in U that are not in X. So, ibig sabihin la, lahat nung kukompleto sa universal set, yun yung magiging sagot. And is denoted by X prime. The universal set, pero yung iba, complement, hindi siya X prime. May mga books na nagganto yung complement nila. X complement, sa ibang books lang to, ha? Pero most of the books, prime yung ginagamit, X prime. So, the universal set is the totality, nasabi ko na yan. So, X prime can be understood as the set that is composed of all elements of U of the universal set with its common elements with X is being taken out. Or in symbols, parang minaminus mo si X sa universal set. Let's try. Eto, A prime. What is A complement? Siyempre, lahat daw nung kay A tatanggalin mo sa universal set. So, matatanggal eto, di ba? So, natira na lang is negative 5, negative 4, negative 3, negative 2, negative 1. So, that is A complement. Lahat nung wala kay A na nasa universal set. Yun yun. Okay? Ipo-post ko sa canvas, don't worry. Okay, B complement. How about B complement? Tanggalin lang natin si negative 4, negative 2, 0, 2, 4 sa universal set. O, tanggalin lang natin. So, negative 5, wala naman siya doon. Tanggalin lang natin negative 3, negative 4, negative 2, 0, 2 at saka 4. So magiging negative 5, negative 3, negative 1, 1, 3, 5. Yan na. Okay. So another way, para mas madalian tayo, i-represent itong mga pinag-aralan natin, operation on set. So union, intersection,
complement at saka difference, mas maganda kung i-Venn diagram natin siya. Siyempre, si Venn diagram, anong itsura niyan? Yung dalawang bilog. Or pwedeng tatlong bilog, actually. So kung i-Venn diagram natin, yung union ng set, sabi na natin set green at set blue, kapag kukunin mo yung union niyan, parang ganyan siya. Pinag-combine mo silang dalawa. Lahat ng elements ng dalawang yan. How about intersection? Sabi natin kanina, si intersection ay tinatanggal natin yung common sa kanya. So pag pinagdikit mo itong dalawang to, kailangan maalis yung hindi naman common sa kanila. Magiging ganyan siya. So yan si intersection. So how about difference? So parang set green at set blue ulit. Pagdikitin natin. So yung kunwari set green minus set A. So tatanggalin mo lahat nung meron kay A. So matitira na lang si green na lang. Diba? Parang ganyan. Tapos kapag complement, edi ganyan lang siya kadali. Etong complement ng set blue, edi yung mga wala sa kanya, edi yung nasa labas niya. Ayan. Diba? Nagigets nyo ba? Madali lang naman, di ba? Para kayong grade 7 lang. Okay. At sagutin natin itong tanong. Which regions represents A intersection C? Oh, alin dito? So, alin dyan? So, pwedeng dalawa yung sagot. Which regions kasi yung tanong? Anong mga regions dyan? So, may mga pangalan yung region natin. May V, may I'm V tuloy. 5, naka 2, 1. So, alin dyan yung mga regions that represent A intersection C? So, A intersection C, yung common kay A at common kay C. So, nakapaloob, saan sila nakapaloob? Sa 1 and 4. Tama yung sagot ninyo. I tsaka IV or 1 and 4. How about which regions represent A union C? A union C. So, nagado niya. Nagado. Kasi A union C, isi-shade mo yan. Mas maganda kung isi-shade mo yan. Depende na sa technique mo. So, 1. Ito, kabilang to. Kabilang din si 3. Si 4. Kabilang din si 5 tsaka si 7, no? Ayan. Tama ba? Union 'yan, ha. Take note, union. Pinagsamang A at tsaka C. Which regions represent A intersection A intersection B complement. So, isulat nyo na lang to yung nandito. Ta i-erasin ko, no? Kasi parang sagabal siya. I-erasin ko to. Isulat nyo na lang. Alam nyo naman na siguro yan. Resin ko lang, ha? Kasi pag isisave ko to mamaya, ipopost ko sa Canvas, wala na yung nakasulat dyan. Kasi in-erase ko na, eh. Sulat. Alam nyo naman na siguro yan. So, B complement. So pag sinabing B complement, kung ito yung B, na yun yung B, di ba? Ulitin ko lang. Ito yung, ne, nalipat na. Ito yung B. Ayan, yung bilog na yan. Pag sinabing B complement, yung mga wala sa kanya, di ba? Yung nasa labas. E di, ito na yon. Yan, yung mga yan. Pero ang tanong, A intersection B, ano yung common sa kanila? A intersection B complement. So ano yung common sa B complement, which is the outside ng B, tsaka yung A? E di yung anong sagot? E di ang common sa kanila,
Yung mga nandito, V at yung 5 at saka 4, di ba? 4 at saka 5. 4 at saka 5. So, yun. Ganun lang kadali. Di ba? Okay, nagigets ba? Ah. Gamitin naman natin yan sa isang problem. May mga gantong problem sa exam ninyo, kaya makinig kayo. May mga gantong problem. Last problem na natin for today. A movie company is making plans for future movies it wishes to produce. The company has done a random survey of 1,000 people. The results of the survey, 695 people like action adventures, 340 like comedies, and 180 people like both action adventures and comedies. Of the people surveyed, how many people A, like action adventure but not comedies, B, like comedies but not action adventures, C, do not like either of this type of movies? Nung last year, nung tinuro ko to, may sumagot A. May sumagot A, may sumagot B, may sumagot C. So yung A at saka B at saka C, hindi po yan choices. Question A, question B, at question C. Kasi last time nung tinanong ko to, B sir. May sumagot A sir. Okay. So anong sagot sa A? May sumasagot ng 515, may 695. 875. At lang, mag-calculate na lang tayo para mabilis. So, how to answer this type of question? So, ang pinakamaganda is to draw Venn diagram. No? Pero sa akin kasi kahit hindi ko na i-drawing, na-figure out ko na siya sa utak ko. No? Pero kung kaya niyo, mas okay lang din. No? So parang kumbaga merong 1,000 people. Ito yon, lahat yon, 1,000 people. Tapos sabi dito, the result of surveyed, 695 people yung may gusto sa action adventure. So yung 695 na yon, ito sila. Diba? Yan sila. Ito yon, buong yan. Tapos, alisin ko muna, no? Lagay ko na lang sa baba. Ito, 695. So, lahat yan, no? Sakay action adventure. Tama ba? Action adventure. So, 340 people like comedies. Lagay ko na lang dito. So, ito yun sila. Kung kanina, ulitin ko lang, ha? Kung kanina, ito lahat sila. Ngayon, ito lahat sila, yung 340. No? Tapos, sabi dito, 180 yung may gusto both action at comedies. Action, adventure, at comedies. Nandito sila. Kung saan ka pinanganak. Ay, joke lang. Nandito sila. Nandito sila sa gitna, no? Okay? So ang gagawin natin to answer the question, ito, like action adventure but not comedies. Like action adventures but not comedies. Ibig sabihin, gusto nila ng adventure pero ayaw nila yung comedies. Equal ba yun sa 695? Ang sagot ba doon, 695? Siyempre hindi. Kasi pag tinanong ka na gusto mo ng action adventure, eh di ba? Gusto mo ng action adventure, possible na gusto mo din ng comedies. Di ba? So yung 695 doon ay parehong gusto nila yung action adventure, pero hindi nakalagay doon kung gusto ba nila yung comedies, di ba? Pero, kung maalala ninyo, merong 180 na sumagot,
yung may gusto ng action adventure at the same time comedies. Diba? So it means ima-minus ko kasi redundant si what, ay, hindi naman redundant. Parang redundant siya kasi gusto nila ng action movies at gusto pa nila ng comedy. So parang redundant na sila. Ima-minus ko yan ngayon. So 695 minus 180. So that is, kailangan mo pa ba ng calculator? Sobrang dali lang naman yun. 5 tapos 15. So 515 yung sagot because sila lang yung may gusto ng action adventure. Because sa all over 695, 180 of them ay may gusto din ng comedies. Kumbaga, ano sila, hindi naman nalilimit yung kagustuhan nila sa action lang. Gusto din nila yung may comedy. Di ba? So the correct answer is 515. Number two question. How many of them like comedies but not action adventure? Ibig sabihin, comedies lang ang gusto. Ayaw nila ng action adventure. So yung 340, it doesn't equate na sila yung may gusto ng comedies lang. It means comedies gusto nila. So possible na yung iba sa kanila may gusto ng action adventure, which is 180 of them yung may gusto din ng action adventure. Ngayon, ilan yung may gusto ng comedies na ayaw sa action adventure? Ano? So 160, tama. So ang gagawin lang natin is 340 minus 180. Oh, medyo magulo na yung solution natin. Is ilan? 160. So 160. I-resend ko na yung solution na. Sulat ko na lang yung sagot para hindi magulo. So this one is 515 or 515. This one is 160. So ibig sabihin 160, bakit naging 160 lang eh nakasulat 340? Kasi nga yung 180 doon sa 340 ay gusto din ng action adventure. Di ba? Last question. Ilan naman yung possible kasi pag tinanong ka, action at comedies, anong gusto mo? Eh, wala ka namang gusto doon. Diba? Possible na wala kang gusto. So, to answer that, ilan muna ba yung tinanong? Diba? Isulat ko na dito, 515 and 60. So, i-resend na natin yung nasa baba. Kasi, pag pinag-plus mo ito, 515 tsaka 180, that means 695 yun, diba? So tama naman, it satisfies. To answer this one, ilan ba yung may ayaw? Yung parang wala doon sa bilog. Tandaan natin na yung universal set is 1,000. So 1,000 eto lahat sila. So if we will minus or subtract all of the person na sumagot nang may gusto ng action, adventure, at comedy, that means sila yung mga person na may ayaw doon sa action, adventure, at the same time, comedies. So ilan yon? So ipag-plusin na natin. Ito, 695 na to. So 695 plus 160. Ilan yon? 695 plus 160. Atat naman kayo, sinasabi nyo na yung sagot. So 695 plus 160 lang yung tanong. Oh. Ilan yon? 855. So, ibig sabihin, yung 855 dito, sila yung may piniling it's either action or comedy, di ba? 855, for, sorry. So, magiging, ang parang solution natin dito is 1,000 minus 855, which is yung may gusto
ng action or comedies, which is equal to 145. So 145 is the person, number of person who do not like either of these types of movies. Okay? Nagigets po ba? Okay, so that's it. Alam nyo na. So that's our topic for today. Yun na yun lahat. So yung exam ninyo, kabilang po to, ulitin ko lang sa mga wala kanina, kabilang ito sa exam ninyo at saka yung module 3. Nandoon, posted siya doon sa Canvas, which is may dalawang video doon na papanoorin ninyo. Yung problem solving at saka yung reasoning. Inad ko siya para makahabol tayo sa para matapos natin hanggang module 6. So sa mga hindi pa nag-i-invite, nai-invite sa Canvas, please ano ba yun? Message me sa Google chat. Okay? Tapos posted po ba tong recorded? Yes, it will be posted as soon as the recording is na-upload na. Kasi hindi naman kagad viewable yon. I-check pa ni Google kung dapat bang panoorin siya. So, yon. So, I will be posting din yung recorded at the same time yung presentation natin for today. So, my question pa po. Paano ba mag-stop? So, do you have any more questions? So, yung email ko is, hindi ba ninyo alam? Sabagay, hindi naman kayo magtatanong kung alam ninyo, di ba? So, yung email ko, wait lang. I-type ko lang. Yung FCO is on or before the final exam. Stop ko lang yung recording, no? Wait lang, paano ba? Para hindi.